So, what's up, mga ka-riderys? Nandito na naman ang iyong ka-riderys na si Kuya Don. Medyo matagal-tagal din tayo, medyo walang vlogs kasi medyo naging busy, no? Ang daming trabaho, ang daming iniisip, kakalipat lang din namin sa bagong bahay namin. So, kaya wala tayong masyadong vlog, no? Dito na rin kayong update sa status ng bahay namin kasi naging busy talaga kami, no? So, yun lang. Pa ba? So ngayon, ang iba vlog natin ay eto, tingnan nyo. So yan, nakita nyo ang aking ginawa, yung full face helmet ko, nilagyan ko ng phone holder, phone holder, ng camera holder at ng power bank. So usually sa mga camera natin sa ginagamit sa pagbo-vlog, no, lalo na yung mga nakamount sa helmet natin, minsan pagka nalulobat yun, parang hassle, eh, no? Kapag ka nagbibiyahe ka, uy, nalulobat, diba, medyo hassle. So ang ginamit ko sa akin, yes, ang gamit ko kasi is hindi to paid, ah. The Supremo 4K yung gamit kong camera. So pag nagbablog tayo sa kalsada, although maganda rin siya kahit gabi, no? So okay naman yung quality niya. So yun yung ilalagay natin sa ating helmet. So by the way, ito nga pala ng aking helmet. Yan. So Zebra, full face, dual visor. So, para mainit. Yeah, so, dual visor yan. Size large. Large siya. Tapos, ang gandahan pa nito, natuwa ko dito para paggabi, pwede kang mag-ilaw. So, so, ito yung helmet na ginagamit natin kapag may long ride tayo. So, Zebra. So, paano ko ginawa yung pinakita ko sa inyo, no? So, ganito lang asimple na mga arrivals, no? Mga materialis natin muna. Siyempre, kailangan natin yung camera. Yung camera holder, of course, no? Yung camera holder. So, yung camera holder, yung camera, yung mount niya, and then yung J-hook. So, kailangan natin ng J-hook. Okay, so J-hook yan, J-hook. Ayan. So may mga J-hook kayo, pwede natin. Of course, the lock. Ito, dito. Ayan, lock niya. Ayan, lock dito sa J-hook. Lock niya sa J-hook. Tapos, kailangan natin ng isang medyo mahaba-habang screw o tornilyo. Ayan, tornilyo. And then, kailangan natin ng tatlong maliliit na tornilyo, tatlo. So, we have three screws na maliliit. Ayan, maliliit na yun. May three lang yan. May three lang. Okay? So, yun yung tornilyo palakad. Siyempre, kailangan natin ng power bank. Power bank. So, magaan lang to, maliit lang to. Kailangan yung palakad to. So, 2.5 by 2.5 inches lang siya. Siyempre, yung helmet natin. Okay? So, ang una natin gagawin ay kukunin natin yung J-hook. No? Tapos, ilalagay natin siya dito. Sa harap. Okay? Okay? So, nilagay, sinukat ko muna siya. Okay? Susukatin mo siya. And then after nun, so susukatin mo yung J-hook natin dito. Tatansahin mo, yeah, no? Susukatin natin. Ilalagay natin ito sa gitna. Okay. So, ang ginawa ko, so nilagyan ko ng butas. Butas. Kita ko kayo, yan. Yeah. So nilagyan ko ng butas ng ating J-hook na para lalagyan natin ng screw. Lulusutan natin ng screw. So, ibig sabihin, kung ito, nilagyan ko ito ng butas. Siyempre, nilagyan ko din ang butas yung ating helmet dito. Ayan, mapapansin. So, ginamitan ko yan ng power tools, yung handy na barina. Okay, yung handy na barina. So, binutasan ko siya. Dapat, ako masa butas natin dito para pag nilagay natin yung J-hook natin, sakto. So, it depends sa inyo kung gusto nyo medyo taasan o medyo sakto lang dito. Kasi, kapag naalagay naman yung camera, pwede mo naman siyang i-aim din yung taas pa ba. So, gagawin natin ngayon, ilalagay na natin siya. Sige.
So now, lalagyan na natin itong ating J-hook dito. So nakita nyo naman na yan, may butas siya. Tapos may butas. So lalagyan natin siya dito, tatansyahin. So dito natin gagamitin itong screw na ito. So gagawin mo, dahil butas na siya, syempre, sorry, inubo-ubo. Pero wala tayong COVID na. Kung kunin mo yung butas dito, ito. Lulusot mo lang dito yung pinaka-screw. Okay. So, yan. So, may screw. Yun yung pinaka-butas. Naka-hole, no? So, yan. Lagi natin. So, yan. Ito nyo na. Ayan na. Nakalagay na siya. Kita nyo ba? Ayan. Nakikita nyo? Ayan yung screw, no? So, gamitan mo siya ng barena para mailagay mo siya, no? And then, lagyan na natin ating J-hook. So, ayan ating J-hook natin. So yan, nailagay na natin J-hook natin. So syempre, i-screw natin dito sa loob, syempre, di ba? Dahil, ano yan, pag hindi mo sinigipan yan, hindi yan, ano, tawag ito? Hindi yan, yan sinasabi ko eh. Yan. Pwede siyang ikot. Yeah. Ikot din yung camera natin. Or pwede mo siyang i-screw na. Gamit tayo ng screw driver. So, napinsin nyo yung screw. Ito yung screw driver, syempre. Kasi, yan. So, may mas maikli tayong screw driver. Pwede tayong gumamit ng mas maikli. Tignan nyo. Diba? So yan, papansin nyo ihigpit na yan. So, ihigpit na siya. So yan, kailangan lang natin siyang higpitan. Of course hindi siya gumanaw, okay. At the same time, yung ating J-hook, of course, dapat may dikit yan. 3M rubber adhesive tape yan. So, para pag ano, hindi siya gumagalaw-galaw, no? So, yan. Ayan, o. Yan. So, may kit na yan. Okay. So, yan na. Nakalagay na ang ating J-hook. So, gagawin natin. Siyempre, titignan mo kung pantay. Diba? Yan. So, pagkapantay na yan, nakita mo, okay na siya yan. All goods na yan. So, all goods na. So, meron na tayong J-hook sa ating helmet. Yeah. So, may J-hook na tayo sa ating helmet. Ayan na. Nalagay na ang ating J-hook. No? Tapos, try natin ilagay yung ating camera. Ayan. Ayan. So, lagay natin yung camera. Silipin mo lang kung lulusot ba yung screw mo. Ay, wala pa lang. Hindi mo pala masisilip kasi. Ano, may nut nga pala ito sa likod na yan. May nut siya. Pero pagka nailagay mo na yan, makikita mo lang. Tuloy-tuloy na yan. So, yan. So, agandahan lang kung bakit ako mas pinili kung nandito sa ibaba yung ating camera. Kasi hindi na nabablock yung visual natin. Hindi na nabablock, no? At the same time, medyo malababa yung camera natin. So, pwede makuhanan yung speedometer natin, yung gauge natin, tapos pati yung kalsada. Diba? So, pwede mo naman siyang itaas. Pwede mo siyang angle pa ganyan. Ang gusto mo pa ganun. Pwede mo taas baba. No? Tapos, nasa pag-i-edit mo na yun kung paano mo siya o ano yung kukunin mo. No? So, yan na. So, ngayon, ang problema ko ngayon. So, yan na. Nalagay na natin ang ating J-hook and camera. No? Sisigitan yan para hindi mo siyang gumanaw pa yan. Okay? So, tayo, usually tayo mga vlogger, ang problema natin is yung battery. No, na lulopat agad. So yung battery na nalulobat agad, no? So sa Supremo 4A, meron akong dalawang battery, pero ginagawa ko kasi dati minsan, tumatakbo kami, nakalagay yung charging cable ko, so kahit may battery, kasi sayang yung oras kapag mag-guys, hindi ko na hinuhugot diretso saksak sa power bank or din sa charger ko sa motor, no? So yung isa lumobo na. So what I did is, hindi na ako gumagamit ng battery. So, nire-recta ko siya sa power bank pag tumatakbo ako. So, mas ano yun? mas matagal ang buhay ng power bank kapag nire-recta ko dito sa camera. So, mas matagal. Kahit isang oras, dalawang oras sa takbuhan, no? Kayang i-survive ng power bank natin, no? At the same time, kapag medyo
ano naman, pwede mo naman i-charge yung power bank sa ano to, sa motor, no? So, pwede nga ka-charge sa motor habang ano ka, so pwede, direkta, no? So, yun ang naisip ko, so why not, i-attach ko dito sa dito, yung power bank. Kasi di ba usually yung iba na dito, kasi kaya ako yung naisip sa kalitanan, kasi kapag nakabili ako ng mouthpiece, no? Dito sa kaliwa, so usually sa kaliwa yun, diba? So, naisip ko, kung pwede ka maglagay ng mouthpiece sa kaliwa, so why not, dito sa kabila naman yung power bank. So, at dahil yung power bank na yun, magaan lang. Magaan lang naman ito eh. Hmm? Sobrang gaan niya. Wala pa sa, ano lang, timbang ng helmet natin. Eh. So, mabigat kasi yung helmet natin. Yun. So, yun. So, what I did, paano ko siya nai-attach doon sa helmet ko is that kinilangan ko ng tatlong tornillo. Tatlo, apat will do para mas secure at mas, ano siya, tight na kapit doon sa ating helmet. So, ang ginawa ko, binuksan ko yung power bank. Ay, kung mapapansin niyo, binuksan ko yung power bank. Okay. So, naisip ko lang naman, open ko yung power bank and tingnan ko may space. So, naisip ko may space, tsaka itong power, itong battery na to, eh, hindi naman nakasagad ng dikit dito. Sa ano. So, ang ginawa ko, binutasan ko siya ng tatlo. Binutasan ko siya ng tatlo. At tapos, kung ano yung butas dito, siya rin pong ginawa kong hole dito sa ating helmet. So, nabutasan ko, 1, 2, 3, tatlo yan. Isa, dalawa, tatlo. So, binutasan ko rin siya ng tatlo para may attach ko yung power bank. So, sabi ko, di ba sasagawa? Kasi butasan ko yung helmet ko. Well, I just take the risk na lang. Na, kasi, ano ko naman ito, property ko naman ito. So, naman siguro magre-reklamo kung lalagyan ko siya ng power bank. No? So, medyo maano ito eh, matigas. So, medyo maganda yung quality. Gumamit tayo ng handy drill or barena para i-barena dito at ipambutas ko din dito sa power bank. So, dinrill ko siya para magpareho ng sakto ng butas. So, yun yung ginawa ko so that I can attach this power bank sa aking helmet. So, tingnan natin kung paano ko siya i-attach. Okay? Ano rin natin. So, yan. Ito na yung ating helmet. No? Power, ito na yung ano. So, buksan natin yung power bank. So, ang ginawa ko, pinaharap ko kasi dito yung, yan, yung USB ports natin. Pinaharap ko yan dito. Para pag nag-charge ako, nandito lang siya. No? So, lagyan na natin. No? So, yan. Ito na yung aking binutasan. So, gagawin lang naman natin is, ito tornilyo lang natin siya. So may mga itlog-itlog pa tayo dito, no. So attach lang natin siya ganyan. So tingnan mabuti ha. Okay. So hanapin natin butas, syempre. Kailangan sakto. Diba? So pag hindi sumakto yan, yari. So kailangan sakto yung butas mo sa iyong tornilyo. So yan. Tama. Yan. Tapos hanapin natin yung isa. Ayan, hanapin din natin isa. Lagyan na natin yung isang tornillo. Tama ba? Lagyan natin. Hindi natin ba tama? Siyempre. Silipin mo din sa gilid. Yun. Okay, sakto. Sakto. So, silipan na natin. So, lagyan na natin. Hindi na maalog yan, no? So, yan. Tapos itutulak na natin yan. Tinulak na. So, tulak mo na lang yan. At, tiyan. Okay na ang ating power bank. Ang ating helmet with power bank and with camera. So, syempre, lalagyan natin yan ng power cable. Diba? So, ito yan ng USB cable. Ito yung USB cable natin. So, dito yan lalagay. Same time, syempre, i-charge mo siya. Charge natin dito. Yan. So, yun. Yan. Yan mo. Salam. Ayun lang. Lobat ata ang ating power bank. So, wait lang. Tingnan natin. So, ayan. Na-charge natin ng konti yung ating power bank. No? So, tingnan natin. No? Ayan, may ano siya. Meron siyang nag-bring siya. Ibig sabihin, may ano siya. Ayun. So, yun na. Okay na. So, ibig sabihin, while we are having, no, we are riding, no, so pwede ka na magtuloy-tuloy ng record if this power bank is full. So, makakapagtuloy-tuloy ka na. At parang 10,000 milliampere to. So, kayang-kaya niya yan, no, recharge yung, ano natin, power bank natin. Kayang-kaya niya i-ano yan. So, nagdaganyan siya kasi, wala naman siyang, although wala siyang battery, so hindi siya mag-ano. No, hindi siya, kunyari, nag-charge yan, pero wala kasi wala namang battery yan. So, yun lang.
So, kunti nyo ko lang ito i-charge dahil babiyahe pa kami. Okay? See you. Charge ko muna ito. So, yun nga. Nailagay na natin ano, sa na-trainer natin. Eh, sir. Doon, paano yun? Ay, paano mo siya i-ano na wire? Kasi syempre, pag nag-drive tayo, hassle na may nakalawit na wire. So, ang gagawin lang naman natin, actually, ang ginawa ko dyan, ganito lang. So, lagay ko yung wire sa pagdito. Okay. Okay. Tapos, pwede naman natin siya ito po. And then, kasi itong ating helmet, meron yung space dito. Meron yung space dito kaya sa ilalim, sa loob. So, pwede natin itago lang. Yan. Pwede natin siya itago. Yan. So, pwede na. Itago mo na siya. Ayusin mo na lang. Yeah, mas medyo tight mo yung wire. Tight mo ng tago para at least ano. Pero hindi na istorbo yan kapag nagre-ride ka. So yan, no? Hindi na siya istorbo, no? So, i-ano mo lang, i-diretso mo lang siya. So, it's up to you, igagano mo. Taas mo yung angulo. So, ikaw nang bahala. Kung paano mo siya i-angulo. Okay. Dito yung ano, yung ganun. No? So, lalagay mo dito yung mic. So, yun nga, no? Yan. So, ready na for a long ride. Meron na ang power bank. Meron na ang camera. So, makukuha na ko na ng maayos ang views ng aking biyahe. At dahil doon, eh, hindi na ako mabubisit na mabitin dahil nalulobat yung aking camera. Diba? So, yun lang. At ano ba? If meron kayong idea about sa aking ano, or question, so, pwede kayong mag-comment sa aking comment box, no? Again, no? Binutasan ko siya talaga. Butas po talaga to. Tinorin ko sa loob. Sa loob naman hindi umabot kasi may mga padding. Hindi tatama sa loob. Kaya nga hindi tatama sa... Kasi may styrofoam. Dito naman sa ano, hindi naman siya umabot. Isa. Baga hindi siya tatama sa tenyo mo, no? So, safe na safe pa rin. Whether ano mangyari. Kasi meron pa rin namang styrofoam sa loob yan. So, it's up to you, no? Kung gusto mo yung power bank mo, nandito. Sa likod, o dito sa gilid, o dito sa ibaba. Nasa sa iyo, no? Usually naman kasi yung mga accessories ng helmet, syempre may butas talaga yung helmet, no? Ayun ako, ginawa ko lang para mas maayos yung pagkaka-screw ko. Syempre, binarinahan natin, no? Ginamamit tayo ng drill para mas maging maganda yung butas, no? No? Kasi kung hindi tayo gagamit ng drill, mano-mano, o di kaya yung, ano yun, soldering iron, tutunawin, medyo magiging pangit yung itsura niya. Kapag halimbawa, gusto mong palitan to, tanggalin, yung bilog niya, yung butas niya, magandang tignan. Hindi kaya kaya pag, ano yun, tinunaw ng heat, no, ay medyo lusaw, pangit tignan. So, yun lang. Kailangan ko siya share ko sa inyo, no? Sa inyo siya, ayan, ayan. So, yun lang mga ka-rideries. Sana may nakuha kayo idea na sa paglalagay at paggamit ng ating camera, no, sa ating mga helmet, at hindi tayo problema sa power niya at sa battery niya. So, pwede natin gawin yun. Kung napanood mo yung video ko, yung breakfast ride to Marilaki na madilim mo kuha, ito po camera na yun ang gamit ko. So, medyo maganda naman yung kuha niya yun. So, yun lang. Maraming maraming salamat. At guys, kung bago kayo sa channel ko, please
subscribe to my channel and hit the notification bell and palike na rin, no? At kung pwede mag-comment ka na rin para kung may idea ka, no? So yun lang, shout out sa Tropang Gilbert Story, sa TG Tambayan, kay Japs Adelino, kay Kaisturya, The Rubik's Channel, no? Shout out po sa kanila. And by the way, bago pala ako matapos, so baka gusto nyong itry ang aming product, Magic Gatas, no, from Top Gloss. So nasa Shopee po siya, isa-send ko yun. Nasa description po yung link ng ano, ng Magic Gatas namin. And meron po kaming promo, no, for 400 buyers ng ating Magic Gatas, may raffle po kami ng bagong-bago Evo helmet. So yung Evo helmet na yon, ipapamigay namin sa mga swerteng bumili, isa sa 400 na unang bibili ng Magic Gatas namin. At the same time, may mga consolation prize din po yan, no? So abangan nyo na lang kung ano yung mga consolation prize. Most probably mga 6 o hanggang 7, o baka gawin pa namin 10 yung consolation prize. Ano tawag nyo to? Pag bumili po kayo ng Magic Gatas namin. So yun lang, mga ka-rideries. And maraming salamat po. Bye guys. See you sa mga susunod na biyahe.